So ayun po, magandang hapon muli sa inyong lahat, mga madam, sir, mga boss, mga lods, mga lodi. At yan nga po, for this episode po natin, meron po kaming ipapakita po na residential farm lot naman po ito. At dito nga po mag-start yung property sa potpader na to, at kasama na rin na po yung bahay sa bentahan. So hindi lang po namin mapasok dahil may mga tao yan. So kasama rin po daw yung bahay sa bentahan na. Tapos yung kanyang residential, yung bahay po na ito ay nabakuran na po yung kanyang buong ano po niya, residential po niya. So tapos dito po sa part na ito ay dito po yung pang farming po nila. Ayan. At dito nga po ay tinatamnan po nila ito ng mais. Sa kabila po kasi mayroon pa silang tanim na mais, pero hindi na po sa off ng property po yan. At sabihin ko na rin po sa inyo, dito sa pagitan po ng pader na ito, yung bakod, tapos dito po ay may bumili daw po ng right of way. Kung nakikita nyo po yung manggahan po dyan, ito po yung binili po nilang right of way para meron po silang kalsada papasok po doon. At nakaalong barangay road naman po itong property nito. Ang entrada po niya dito ay nasa mga 50 meters po siguro, kung 80 meters, mga ganun po. 80 meters po yung frontage po niya. At ilalas na natin yung 3 meters po dito na right of way po. Tapos ito na po yung pang farming ng property na ito. So 7,000 to 100 na lang dahil sa right of way nga eh. Tapos ayun nga po, ang presyo po ng property nito ay 4 na milyon. At located nga po dito sa bayan ng Mungada. So malapit lang po ito sa MacArthur Highway, nasa mga ilang metro lang po ang layo niya. O sabi natin mga kulang-kulang 1 kilometro na lang po yung layo po niya sa MacArthur Highway. Tapos ito nga po ay malapit lang po ito sa town proper, mga 2 kilometro lang po siguro o baka wala pa. Tapos ang pinakamabilis po na exit, kung sakasakaling magti-T-plex po kayo, mag-exit kayo ng T-plex, ay sa Anao T-plex na lang po. So hanggang dun po sa may terim po na mais na yan, andun po yung boundary po niya. At gumanon po siya. Ayan. Gumanon po siya. Tapos gumanon na naman doon. Umabot siya sa mga kakawhan po doon eh. Ayan. Tapos yung boundary po niya doon sa may mga manggahan na. So i-highlight na lang po namin sa drone po yung kanyang shape ng property na ito para makita niya po. Ayan. So ang source of water po dito ay may nawasan na dito eh. Ay, may nawasan na po. May nawasan na. At pwede rin pong deep well para sa inyong pang gusto yung mag-time ng mga ano dito, mga gulay. Ayan, mag-alaga ng mga kambing o mga hayop. Kagaya po ito, may mga alaga silang mga kambing po dito. Ayan, nakasugal yung mga kambing. At flat terrain po. Flat na flat po yung kalsada, yung property na ito. Kalsada. At medyo mas mataas na lang po yung kalsada kesa sa property. So dito may mga saging. Ayan. At yun nga po yung bahay na kasama sa bentahan na po. Ayan. Ang area yata ng ano yun, ang area po yata ng bahay na yun, nasa mga siguro nasa mga 1,000 yung kabuang residential po niya. Pero yung bahay, di ko lang po sure kung ilan yung sukat ng bahay. Baka sabihin na natin pang 100 square meters siguro, o kulang, mga ganun po siguro yung sukat ng bahay. Tapos yun nga po, nabakuran na po yung palibot ng bahay. Yun yung 1,000 square meter niya. Na estimated ko pong area ng residential po niya. So ayan po yung property. Itong farm, ito po yung pang farm niya. Kung nakita niyo po yung maisan po na yan, ay hindi po yan yung, hindi na po kasama sa property po yan. Yan na po yung boundary po niya. Tapos gumanon pa po siya, mayroon pa po doon papasok po doon. Hangin niya, lamig. So malamig yung hangin. At medyo may kainitan na po kasi anong oras na, nasa siguro mga alas 4 na po siguro, kaya medyo may init pa. Ayan po. Tapos ano pa,
Yun na naman po yung detalye ng property na ito. At buhay pa naman daw po yung nakapangalan sa title. Sa 4M po na price po nila seller, may konting bawas pa naman daw po, pero sukot po nila yung capital gain tsaka yung porsyento po ng ahente. Tapos si seller naman po, si buyer naman po sasagutin niya yung transfer of title. At kung gusto niyo i-relocate nga po, kausapin natin yung mag-usap na lang po ngayon ni seller about sa relocation survey. Ganoon din po, yung deed of sale ay sagot po ni buyer po yun. So, panoorin niyo po yung kanyang drone video po para makita niyo po yung kabuang area ng property nito. Ayan. So, hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.